Good day guys, ang kapag alat sa ating channel sa magpapalang aras na lahat kasi makapag-share naman tayo ng ideas sa ating motorcycle. Patrice Vlog, isang Yamaha Sniper 135 kung paano mag-install ng mini driving light with passing light. So yan, makita ko guys sa araw nito. Let's go! So ito na guys, ang model natin ay isang Yamaha Sniper 135 ay kung paano mag-install ng mini driving light with passing light. Siyempre, before natin simulan ng ating vlog, ay nice ko ma-share sa inyo ang ating mga materialis na gagamitin. Yan, ating mini driving light with high and low, kulay puti at kulay yellow. Sa kadalawang automotive relay natin guys. So, bawat ilaw is meron siyang automotive relay, fuse, at saka yung tri-switch natin. First step, install man natin ang kanyang tri-switch guys. Yan guys, yan pa ang tri-switch natin. Meron siyang common sa gitna, yung dalawa, yung high and low na switch natin. So, depende kung gusto, kung saan nyo gusto, pinutin yung switch na yan. So, importante is, maka-function ang ating mini driving light. Huwag natin makalimutan guys, install man natin ang kanyang fuse. So, yan. So, naka-decide ako na ilagay dito sa kanyang U-box kasi kung sakaling magkaroon ng pag-tubol doon, mahirapan natin tanggalin yung fuse kung sakaling magkaroon ng pag-grounded. Mas maigi dito sa U-box kung sakali is madali lang buksan ang kanyang U-box at makita natin sa taas ng kanyang fuse kung naputol ba o hindi. Kung sakaling mawala ang ilaw natin mini driving light. So, yan guys. Tapos maigi, lagyan natin ng terminal kasi yung iba nag-install is wala siyang terminal. So direct wire na lang, ang mangyari is magkakaroon dyan ng pag-molds, maaaring mapiktuhan ang ating mini driving light at saka baka possible din is mawala siya. So ilagay lang sa magandang pwesto ang ating fuse tulad nito guys, or dito sa kabila. Tapos yung itong wire mataas, ayan, ladaan mo lang siya dito sa mga gilid na bahagi ng ating fairings. Guys, papuntang automotive socket natin. Ito na guys, na-install natin yung tri-switch natin. So ito yung tatlong wire niya. So yun guys, sa pula, ito, at saka yellow. At na-connect na natin ang dalawang mini driving light. So ito na yung dalawang linya niya guys. Itong dalawang linya nito na may tatlong wire. So yan, yellow, black, saka red. So yun guys. Tapos ito naman yung linya na fuse positive. Papuntang battery natin guys. So ito na yun guys, may sarili siyang fuse. Okay. So next step natin is install natin yung mga wire. Okay, hawak boss. Ako natin ang gawin ay lalagyan natin siya ng positive accessory itong tri-switch natin. So ang Yamaha guys ay kulay brown. So ito na yung brown niya. So yan, dito kayo connect kasi malapit lang siya sa flash relay. So meron siyang positive output dito. So tap natin siya sa dito sa ating kulay yellow. So ito yung main light niya guys, ito yung common. So ito yung magsisilbing supply natin papasok sa ating tri-switch. Yan guys. Yan, ihinang natin yan mamaya guys. Kasi nakaabang na yung single hose ko dito. So ihinang natin yan. So maya-maya, pag matapos natin masupply lahat, isa-isay natin siyang ihinang. So for the meantime guys, is itap muna natin siya. Next step natin, since natap na natin yung common wire na yellow papuntang tri-switch, is itong positive natin na 30. Itong ito guys. So yan. So kukuha tayo ng dalawang socket ng ating automotive relay. So yan, sa ating automotive relay guys, is meron siyang position. Hindi ka magkamali dito kasi meron siyang guide guys, ha. Tingnan niyo maigi. Di ba? May design siya. So isang nalagyan lang, hindi ka na malilito diyan. So itong meron din siya color guys. Hindi na rin kayo malilito. So dalawang kulay pula na ito. Kapag nakabili kayo ng ganitong design ng mga socket, mas madali lang siya guys. Is i-join niyo na siya, i-join, i-jumper niyo lang siya. Yan. So, siyempre, lagyan nyo siya ng ito. Lagyan mo siya ng sinkable hose para maganda. Para pagkatapos natin mamaya matap ito is ihinang natin siya, guys. Yan. Kasi medyo makapal yung kulay red. Yan. Sinadya talaga yan para hindi talaga basta-basta masusunog yung wire. So, yan. Ihinang natin yan mamaya, guys. Ating tri-switch. So, yan. So for the meantime, ilagay mo natin yung sinkable hose para hindi magkaroon ng pag-grounded. So yan. Pero mas maganda, ihinang ko yan mamaya guys. Nakaprepare na yung mga materialis ko. So kapag ganito position, yan, ito 30-30, ito ay 85. So kapag 85, ito yung positive natin. Yan. Cut natin ito. Cut natin ito guys. Napakadali lang sundan, di ba? Tutok mo lang ang camera boss. So itong isang relay natin guys, ilagay natin itong supply na ito. Kulay red or kulay black. Kahit saan dyan guys, pwede. Kasi kahit balik tayo rin pwede. Ang importante is,
kung saan nakaposisyon yung low at saka high is nasa tri-switch na yon. So sa akin guys, itong kulay pula, ito yung low beam niya kasi na-check na yun kanina eh. Lagyan mo natin siya ng sinkable loose para iwas grounded na rin. Yan guys. So ito yung kulay pula, ito yung low beam natin. Yan kulay itim, yun yung high beam natin. So hindi ko pa hinina yung guys kasi para iwas grounded muna. Maya maya pagkatapos natin ma-install nyo lahat at maging successful natin tayo, saka ko siya hinihinang. Naka-prepare na yung soldering iron ko saka lead guys. Yan. Ilbas. Yan. Yan. Tapos itong isang relay. So ito guys, check natin. Kasi pala tandaan kasi ako guys eh, kaya hindi na ako tumingin ng automotive relay. So ito yung 30. Kapag itabi ko yan, same lang sila na forma. So ito yung 85. So depende sa inyo guys kung saan nyo ilagay yung positive accessory nyo, output ng ating tri-switch. So, pwede 86, pwede rin sa 85. As long as saan kayo comfortable. Lagyan natin ng sinkable hose. Yan. Lagyan natin ng sinkable hose. Maya-maya isahin natin to. For the meantime lang muna. Ayan. So na ba yung isang sinkable hose natin? Nahulog eh. So yan. So, boss, saan ba yung dalawang ilo na yan? Yan po ay ilagyan natin sa ground. Yun, ito yung dalawang ilo. So, ang gawin natin, jumper natin siya, guys. Saan na ba yung ground? So, maglalagay tayo ng ground. So, pasensya na, guys. Wala akong wire stripper. Simula kasi akong nag-experience ng motor hanggang ngayon. Hindi ako gumagamit ng wire stripper. At ito talaga nakasanayan ko, guys. Nakadepende na rin sa inyo kung gagamit kayo ng wire stripper. Kasi may nag-comment guys na nakaraan, yan ako gumagamit ng wire stripper. Sabi ko sa kanya, yan ang nakasanayan ko. Regular lang nasa na diagonal cutter. So pwede natin ilagay dito yung ground na guys. Pipili na sa inyo kung saan yung ilagay. Kung saan kayo komportable. Ito dito natin ilagay. Yan. As long as ilaw ang ating mini-driving light. So, jumper lang natin yan. Yan na ako mga previous video guys ng mga diagram. Pwede kayo manood doon. O paano ko ginawit yung mga diagram. So ito na yung actual natin na trabaho guys. So ito natin yung jumper yan. Lagyan mo natin ng sinkable hose. Yan. Maya maya isahin natin to. Para kompleto natin yung trabaho. So yan. So yan guys. So kulang na lang ay dalawang ito, 87. So, itong kulay itim, ito yung high beam natin. So, ilagay natin ito sa mini driving light natin, guys. So, ito na yun. Ito na yung pinaka-exciting part, yung mini driving light natin. So, yan. Lagay natin ang sinkable hose. So, since ito yung kulay black natin, itong kulay black, ito yung high beam natin. Hanapin naman natin itong high beam. So, palagay ko itong high beam, itong kulay pula. Diyan lang natin. Ang advantage kasi guys, kapag nakahinang yung linya natin, ay hindi sa basta-basta nagkakaroon ng pag-molds at nagkakaroon ng loose contact. So, yan. So, ilagay. Itong dalawang block, ito yung ground guys, matik na yan. Kapag mga MDL, block talaga ang ginagawa ng mga manufacturer ng ating mini driving light. Black ang ginawang ground. So yan. So yan. So next step natin guys is ilagay natin ito sa ground. Itong mini driving light natin. Kuha lang tayo ng isang ground. So yan, kuha tayo ng isang ground. Mas maganda kasi individual ang ground guys. So yan. Pwede natin sa i-join. Para maganda. Dalawa na ang ground natin. Yung ground sa ating, pero pwede rin yung ground ng ating relay. Doon din natin i-join, i-jumper yung ground ng ating mini driving light. Depende na yan sa inyo guys. Pero itong ginawa ko ay style ko lang. As long as naka-ground ng ating ground natin mini driving light.
yan guys, malapit na. Pagkatapos ito, yun ang huling gagawin natin ay ang passing light guys. Ito, itong ground ito. Siyempre, lagyan natin siya ng extension na wire kasi maikli lang yung ground natin guys. Lagyan din natin ng ano, yung cable hose. Singkabulos, dalawang singkabulos, both side. So yun. Yan guys. At dito na rin. Yan. So try muna natin pailawin guys yung isang mini driving light natin ha. Bago muna natin ikabit yung isang mini driving light natin. Try lang muna kung naging successful ng ating trabaho. Ayan. Hindi pa ako gumagamit ng bulb tester kasi hindi pa tayo nagkakaroon ng problema. So try muna. Kung nagtutubol itong pag-install natin, saka tayo gamit ng bulb tester para mahanap natin yung problema. So ano natin yung motor bus? Wala natin yung susi. Saan yung susi boss? Pakikuha na susi. So guys, ito yung ground natin. Ayan, ito yung ground natin. Ayan, pasok na natin yung kabulos. So ito yung isang relay natin. Ito yung ginawa natin ay ang high beam muna natin. So yan. So on, tayo mga on boss. Nakaw na ba yung susi mo? High beam nga, kung ilaw ang ating high beam. Yun guys, umilaw na ang ating high beam. Pakita mo sa kanila boss. So yun, umilaw ng ating high beam guys. Ayun, oh my god! So opo no! Next step natin is yung low beam. Pakihawak natin ang relay boss. Ayan. So ito yung low beam guys. Ito. Ito yung relay natin isa. Ayan. So lagyan natin siya ng singkabulos ulit. Singkabulos. Lagyan natin ng singkabulos. So yan guys, singkabulos. Para maganda ang ating trabaho. Since hindi na hindi tayo nagkamali guys, so nunod na tayong gumamit ng bulb tester. Kasi naging successful naman ating pagkabit. So yan guys. So check lang natin yung relay. Yan. Tapos yung mga numero, yan. Islow mo lang natin yung maya. Para may idea kayo guys. Yan. Install lang natin. Para kasi para ninyo masabi guys na mabilis ang ating trabaho. So yan, install natin ito sa yellow. Ito na lang kulang. Yellow yan ha. So okay boss, operate na muna boss. Okay na. Operate mong low beam niya. Yun, umilaw agad guys oh. Yun. High beam. Ayun. Low beam. Ayun. O yan guys, nag-shifting na siya. Meaning to say, naging successful ang ating trabaho. Patayin mo muna yung motor boss. So since naging successful ang ating trabaho guys, pakihawak ng camera boss. So ano ba yung ano? So ang last na lang ay yung tinatawag nating passing light. Yan guys. Okay. So, hinang natin yung mamaya. On ko muna yung soldering. Ayon ko. On ko muna ito. Yan, naka-on na siya guys. So maglalagay tayo ng passing light guys. Yan, ito yung pinaka last na part. So sa ating busina guys, ito yung positive na supply ng ating busina. So yan, diba? So kung saan nakapaboro yung 87 na output ng ating busina, doon tayo maglalagay ng passing light. So yan guys. So lagyan mo natin na siya ng singkabulos. Kasi naubusan ako ng singkabulos guys. Pupuputin na tayo. Wait lang boss ha. Wait lang. So yan. Since na-install na yun nating dalawang may driving light at naging successful naman siya, napakabuinas natin kasi hindi nag-trouble natin trabaho. Ito natin. So ito yung positive guys na it is output na galing sa ating automotive relay. So positive yan. So i-connect natin yan dito sa ating passing light guys. Sa ating
Saan mo gusto, boss? Lobby mo, high beam ang ating passing light. High beam na high lang. Beam. Sige, okay. So, since ito yung high beam, kulay pula. So, ito guys, itong kulay pula. Dito natin itatap yan. Magkakat lang tayo ng wire. Siyempre, jumper natin yan, guys. Ang problema is kailangan natin siya lagyan ng diode. Hindi natin pwede kalimutan okay. Yung diode, guys. So, yan, guys. Lagyan mo naman natin siya ng tape. Kasi makapal lang yung wire, eh. Yan. Lagyan mo natin siya ng diode. Yan, guys. Yung pinakapapante, eh. Yung pag naglalagay tayo ng diode, dapat kung saan nakaposisyon yung positive ng ating supply, tulad ng 87. So, positive yan, guys. So, doon natin ipoposisyon ng ating diode yung walang kulay silver. So, yung silver naman ay papunta ng ating mini driving light. Ang purpose ng diode, guys, ito yung sasabing blocker ng supply kapag inoon natin yung mini driving light. So, hindi siya agad papasok sa ating busina para magkaroon ng pag-interrupt sa ating supply. So, yan guys, ang purpose ng ating diode. So, kailangan, mas maganda, ihinang muna natin yung diode kasi kapag nagkaroon ng lost contact or pag binat-binat ng mga wire, hindi siya basta-basta matatanggal. Tulad yan guys. So, mas maigi rin, lagyan din natin siya ng sync cable loose. At pagkatapos natin malagyan ng sync cable loose, dapat sunugin natin siya ng lighter para hindi agad matatanggal yung sync cable loose natin guys. At tulido ang ating pagkatatrabaho. So, yung silver na yan, yan ang papunta ating sa ating mini driving light, guys. Kung napanood mo ang mga diagram na ginawa ko nung nakarang linggo o nakarang araw, so, doon pinakita ko, guys, kung gaano kalaga ang diode kung saan ito nakaposisyon. Ito na lang isa na connection ang kulang para matapos na ating trabaho. Pasensya, guys, nalimutan ko pala maglagay ng sync cable hose. Kasi napaka-importante po ng sync cable hose kaysa electrical tape kapag nagkaroon ng ganyang pagsusulda sa ating diode kasi guys. Yan. So pagkatapos natin siyang masulda ay check muna natin at i-review ang ating trabaho sa ating dalawang sakit. Saka natin i-operate ang high at saka low beam natin. Yan guys. Mas maigi kasi na ma-double check natin yun. Saka natin ihinang lahat ng mga linya na connect sa ating mini driving light. I-insert ko lang dyan sa gilid ang aking short clip na ginawa na hininang ko talaga yung mga linya ng ating automotive relay guys. Ayan. So before natin makalimutan na pa-ilawin natin ang ating high and low, i-tap muna natin yung dalawang socket ng ating CDI. So double check ko lang muna yung mga linya guys kung wala mga disconnect para hindi tayo mapahiya kung sakaling magsisimula tayo mag-operate sa ating high and low. Ito kasing CDI ng ating Yamaha Sniper 135 guys ay naka-attach sa front cowling natin. So, kailangan natin siyang install. Tapos na. Okay. Start. Yun. Kasi na nga, boss, kung ilaw ba yung mini-drive light, yun, guys, nakikita nyo. Yan. Tapos na. Eh. Good. Yung, ano mo, boss, low beam, yung kulay yellow. Yun, umiilaw na. Yung high beam mo. Yun. Okay. Yung lobby mo, yan. Okay. Tapos, off mo, boss. Passing light, boss. Okay. So, yun, guys. Naging successful lang ating trabaho. Isang trabaho lang. So, nagkaroon ng failure. Okay, patay mo na yung motor, boss. So, yan. Yan. Tanggalin mo na siya. So, since natapos natin yung trabaho, guys, kung may katanungan kayo regarding sa aking ginawang trabaho, or nalito kayo, maaari kayo mag-iwan ng comments sa baba. At, syempre, kung nagustuhan yung trabaho, guys, at yun yung nakatulong sa inyo, hiningi ko sa patabi lang sa subscribe at pinutin ang bell icon para lagi kapitin sa aking mga bagong video na ina-upload. Maraming salamat. Aww. At nakadepende na rin sa inyo guys kung saan nyo itago yung automotive relay nyo as long as malinis ang tingnan at hindi siya at malayo sa grounded. So yun guys, nakapaportante ka pa rin nga gumamit tayo ng sync cable hose kasi hindi ito magkaroon ng pagbuka kapag nasusunog natin yan gamit ang lighter. So, yan nga mga guys, araw na ito. Sana sa video ko ito ay nagkaroon na idea kung nakaplano kayong magkaroon ng o mag-install ng mini driving light. Maraming salamat sa laging panonood at laging pag-suporta na kayong channel. As always, laging mag-inspo niyo. God bless.